Coffee ba ang gusto niyo, mga kabondat? Ito, nasa harapan natin, isang damakmak na coffee sachet. Maligayang pagbabalik mo, mga kabondat, sa ating channel. Today, we have a very surprising client who came to our shop at siya'y nangailangan ng ating assistance. Well, actually, kung itatanong niyo, no, itong mga sachet ng coffee, kung mapansin niyo, meron siyang stick. Diba? Ginagawa na to ng ating client sa kanilang bahay. For a personal use. Yun nga lang, at the last part of her wrapping, medyo nahirapan siya. Well, totally nahirapan at hindi niya kayang tapusin. Kaya napadpad siya sa ating tindahan at naitanong kung kaya natin gumawa ng coffee bouquet. Sabi ko, yes, we can assist you with that. To be honest, mga kabondat, it's more better to make a bouquet or any project would start from the beginning rather than to repair anything. But anyway, this is our job to make our client happy. So ito na nga, tayo yung nagdagdag ng extra stick para humaba yung dating nakalagay dito kasi before, it was too short, kaya wala tayong panggagalingan ng height. And some of them doesn't have the barbecue stick, so we provide a new one for them. Konti na lang at ito'y matatapos na. Then we're going to head to prepare the floral foam, which will be serving as the base plate. And I had one more thing to add. Ang bagay na nagpapatagal dito sa ganito mga project is yung paglalagay natin ng stick, which is putting some tape. Kaya kung ilan yung lalagyan natin ng sticks or sachet, the more, mas matagal. At syempre, yung ating foam. For me, hindi ako basta nagkakat ng foam. Sineshape ko to at nilalagyan ko ng extra tape yung side para hindi siya mag-burst or masira pagka sinaksakan ng barbecue stick or anything that may execute insertion. Kita nyo? I will estimate a size or a length of a foam and then I will make sure it will be round. Kumbaga ito yung pinaka-handle natin for the bouquet itself. Ganun lang. I don't have to show you how will I make it smooth. Basta round at pwede nang lagyan ng tape, pwede nyo nang hawakan, kaya nyo nang estimate kung gano'ng kalaki, okay na. Tulad yan sabi ko, pag may tape na, mas matibay ang ating foam. Tusok ka na lang ng tusok or mag-design ka na kung paano pa ang gagawin mo. Ayan, mag-start na po tayo maglagay ng coffee. Kita nyo? Pag yung base mo, yung pinaka-foam mo, established na, napakadaling mag-set, madaling maglagay, madaling matapos. At nga pala, kung tayo mag-start gumawa ng bouquet style of coffee, from the top, medyo laparan natin going down. Kasi sa baba, that is the place where we're going to squeeze the wrapper. Kumbaga, nandun yung ribbon. Kaya doon, sa part na yon, medyo lessen na ang coffee sachet. Parang symmetrical din, tulad sa ating mga arrangement spot. At nga pala guys, FYI, ilan tulog na lang at Valentine's Day na. Oh, baka naman, yung mga dapat bigyan, bigyan natin, di ba? They deserve to have the flowers. And those people who wants to go to Dangwa, mag-ingat po tayo ha, baka kasi ang makuha natin mga bulaklak, instead na makamura tayo, may mamahal pa tayo dahil not all of them are new. Alam po natin yan, especially mga florist, yung iba dyan matagal ng babad. Di ba? Makamura nga tayo, pero madali na pala mamatay yung flowers na binili natin. Kaya ingat po tayo. Okay, so let's just continue our sachet. Tuloy-tuloy lang po hanggang ibaba. Until our last piece. Konti na lang. Diba? Wala akong makitang mahirap eh. Difficulties eh. Lahat naman ng sachet nakaharap. Kaya kahit yung mga beginners kayang-kayang gawin ito. Ayan. O nakita nyo? Yan ang silbi nung may tape yung floral foam. Diba? Kung wala yan, ay baka sumabog na yan sa dami ng sticks na sinaksak natin. Ayan, we're almost done. Konting-konting drama pa at okay na.
I think this is the last piece. Ayan. Yung pala ang last piece. Yung nasa harapan, in the middle. Hindi mo na kailalagyan ng ano, konting greenery. Ayan nga pala. Ang balot nito, the client agree with me to put the black or to use the black one. Ayan. At least mag-stand out talaga to dahil syempre ang background mo is black and ang gamit mo is white. Simple. O, diba? Tuloy lang yan. From the middle, on your left, on your right. Kung gusto niyo gumamit ng ibang coffee brand, pwede naman. Siyempre, ibagay niyo lang yung balot. Diba? Especially kung gagamitin natin yung Coffee Co Brown. Diba? Or Coffee Co Black. Siyempre, hindi na pwedeng black, hindi na pwedeng dark. Para makita naman yung laman ng ating bouquet. So, ayan, let's just continue wrapping. Wala nang other combination yan. All black. Nakita nyo, on that middle part, at the edge of this stick, doon natin ini-squeeze. Kumbaga yan ang yung mark. Diyan natin lalagay yung ribbon afterwards. So another set of Korean wrapper. Let's cut it in the middle. Another fold. Ayan. Diba? Kung kailangan natin putulin or cut yung ating wrapper, ikat natin. Kasi ito pa yung part na matatakpan natin. So useless kung mahaba rin ang gagawin natin. So in the middle, gamitin muna natin siya na maikse. Yung last part ng ating wrapper, yun yung habaan natin para maging duktungan. FYI mga kabontat, kailangan natin yan. Hindi sa lahat ng oras o hindi sa lahat ng areglo natin o project natin, eh nagsasayang tayo ng gamit, ng materials. Kailangan, you have to conserve, di ba? And not all the time or not most of the day meron tayong magagamit. Eh paano kung wala na, di ba? Tatapo tayo ng dangwa just for one piece, di ba? Kaya kailangan konting tipid kung kinakailangan. Kaya we have to be resourceful, reproductive, di ba? Ayan, by the way, as I mentioned before, no, there was a client who was asking us to make this. This is the part when she was struggling. Ito yung part na yon dahil nasa gitna, ayan o. Oh, yung pagka-crumple ng paper. Dito siya nahirapan. But anyway, at this time, nandito siya sa harapan natin, nakikita niya paano ginagawa. Sabi ko nga, I'm encouraging her na napakasimple, kaya wag mong ayawan. Kailangan matutunan mo. Di ba? Ribbon na lang at ito yung napaka ready to go na pala. Ready to go na. Ribbon na lang. Oh, I think we still have one more piece. Ah, ito yung last part. Ito yung magko-cover up the whole folds. Wala lang tayong proper video eh. Oh. Kasi dapat nakikita yung kung paano ko tinatakpan yung harapan na yun eh. And one more. Ayun. Okay na. Ah, dito tayo. Ito na yung sinasabi kong after this, ribbon. At tapos na. Ang bagay ditong ribbon, either bronze or pure white. Ito. Ay, nga pala mga kabondat, if you are new to my channel, please do subscribe. Hit the notification bell
para uploaded tayo, updated pala sa mga darating pang videos. Another project, di ba? Again, FYI mga kabontat, Valentine's is very, very near. Sayang lang kung tayo magiging, or magkakaroon tayong availability para mag-video ng ating mga gagawing bouquet. Ay, naku, ang sarap sana. Well, anyway, kung ano lang po dumating at hopefully makapag-video tayo kahit papano. So, ayan, I think we are done with our coffee sachet bouquet. And when you're putting a ribbon, it depends on your, what do you call this? It depends on how long or at least pieces of ribbon you're going to put. Ako kasi gusto ko kasi medyo, parang dahon, bushy. The more, the merrier, ika nga. So, ayan. Nako, kung maipapakita ko lang sa inyo yung ating camera, yung ating client ay nakatawa na. Sabi niya natapos din sa wakas. But anyway, there is nothing impossible in this world. Basta kaginusin natin at hindi naman masama. Diba? So, ayan po. Our finished product. Thank you for watching, guys.